Okay, sound check, test mic, test mic. So welcome po guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So don't forget to subscribe tapos click all button. Ayan na, no? Subscribe tapos click all button. So let's start guys. So unahin po natin si dito. So right here, so sabi natin ayan sa may previous videos natin na okay, possible mag-retest. Okay, so eto nga medyo nag-rally guys ano si dito, pero hindi po na-sustain eh. Okay, no? So medyo binuhusan din ano right here. So pagka titignan natin yung chart natin, so para siyang ano no, shooting star guys. Ayan. Okay. So mahaba po yung wick sa may taas. Ayan. So para siyang ano no, shooting star guys. So possible po dito na play natin. More likely guys is tayo po ay magre-retest dito sa may support na pinanggalingan ano ni dito. So dito po yun guys sa 15.75 pesos sa ating first support. O dyan. So syempre dapat ma-identify natin yung second support. So just in case na siya ay mag-retest. Okay, so possible dito no, sa 14.85 pesos right here guys. O, ayan na. First and second support. Ayan. Tapos, so sa moving average, ayan kasi wala naman tayo nakikita nga na dito eh. Ibang play eh, no? So, more likely po is magre-retest dito sa may support. Ayan na. Tapos, So sa moving average natin, ayan, so medyo nag-hold dito sa 20 day right here. Tapos okay, 50. Ayan, so medyo malayo naman si 50 eh. Tapos 100. Ayan, so okay pa naman dito sa moving average, no? So okay, cloud naman. So still okay pa rin ano? O, diba? So okay pa rin, pero more likely po guys is magre-retest tayo dito sa may support. So i-check natin sa lower time frame. So dito is still sideways eh. Ayan, no? So ilaki natin. So dito sa ano, sa 1-hour chart, so tingnan natin kung meron tayong makikita ng pattern. Ayan, so possible kasi ano to, this is a downtrend line guys. Since ano ba to, February 23. Okay, so dito po siya nag-start ano, nung siya ay nagkaroon ng gap down dito, okay, sa part na to. Okay, so sa baba naman, okay, so medyo hindi visible dito eh. So wala tayong trend line halos dito no sa ating baba. So sa taas meron no. Series of lower highs guys since ano nga ano, February 23. Ayan. So this is a downtrend line. And kung papansinin natin, yung pinaka last na candlestick natin dito sa 1-hour chart is na-reject dito sa ating trend line. Okay, so possible na possible po ano, na siya ay magre-retest sa may support. Ayan, yung sa mga sinabi nating support. Pero dito sa 1-hour chart, kung titignan natin,
So just in case lang ano, na siya ay bubuhusan, so possible ito. Okay, sa part na to guys, right here malapit sa 14.5. Ayan. Ayan, so dito po ano, okay, sa part na to kung saan siya nagkaroon ng big bounce right here, okay, sa part na to, no, 14.5, okay, malapit dito guys, adyan. So kung babalik tayo sa daily chart, so check natin dito sa ano, SRSI. So kung papansinin natin, so siya po ay nakabaloktot ulit pababa sa ating second trend line dito kay dito, no? So we have here, eto yun, no? Second trend line natin. Ayan, kung babagtasin natin yung papataas. And syempre, i-zoom natin para mas, ano, mas kita guys. O, ayan, no? So siya po ay nakabaloktot right now sa daily chart. And possible ay tayo po ay magre-retest bukas dito. Ayan. So this is very crucial kasi trend line to eh. Okay? So pagka siya po ay nalaglag sa baba, so yun po ang delikado guys. Okay? So be prepared. Tapos kay MACD, so check lang natin ano. Okay. So dito kasi nag-play out na talaga yung ano yun, bearish divergence ano kay RSI pa lang. So dito high lower high eh. Tapos sa price action natin is higher high, no? So we have here high series of higher highs. Higher high, higher high, no? So bearish divergence guys. Tapos kay MACD lower lows pa rin. So still bearish ano pag ganyan. Okay, wala pang sign of recovery dito sa daily chart. Tapos nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line dito. Ayan, so bearish siya, no? Looking bearish siya ngayon. Ayan, tapos so sa volume naman, so titingnan natin, possible mag-retest nga dito eh. O, diba? So this is a trend line. 1, tapos 2, 3, and 4. And kung siya po guys ay mahuhulog sa baba, so yun po guys ang pinaka iingatan natin dito, no? Ayan, sa stock na to. Ayan, kasi trend line to since September 2020 right here guys. Okay, so tignan natin. Let's see. So save first, then proceed tayo sa next stock. Ayan, so medyo pa baby moves. Ayan. Ayan, so ayaw guys. Ayan, okay na pala. So next po natin, ito si PHA. So check natin siya. So pasensya na po kayo guys at wala po akong camera, no? So sabi ko dati, mag-ano na ako, face reveal. Pero ano kasi, malabo kasi yung nabili kong ano eh, camera. Ayan, video cam. So ayan. So nasira kasi yung ano, yung sa laptop, di ba, may camera sa may ano nun, sa may taas ng screen. Ayan. So nasira, naging blurry siya. Kaya hindi ko na siya nagagamit pagka nagzo-zoom ako. So dito naman kay PHA. So sabi nga natin, so don't expect too much hangga't hindi po nagbe-breakout sa taas, no? Kasi hindi pa rin yan possible na talaga magbe-breakout. Okay? So dito,
We have here a trend line since December 2020. Ito po siya, yo. Ito yung first, second, third, and fourth touch right here. March 2021 na. Okay. So, dito possible. Ayan. So, retest tayo bukas dito sa may trend line, ano? So, saan po malapit, guys, yung ating first support? So, syempre, dito po yan. Sa 2.85 pesos. So, we have here series of touches. 1, 2, okay, 3, 4, 5, ang dami, no? 6. Ayan. So, just in case nabubuhusan to, okay, si PHA. So, yung next support na natin dito is nasa 2.7, ano? 2.7 pesos. Yung ating second support kay PHA, which is around here. Ayan, ano? Ayan. Tapos, so, sa ating moving average, okay, so, meron tayo dito confluence kay 20 sa may second support natin, guys. Okay, so, nag-touch dito sa part na to. Ayan, sa may sinabi nating second support. So, what about naman kay 50? So, kay 50, guys, so, medyo malayo eh. So, 20, 50, how about kay 100? So, si 100, so, okay pa naman, guys, ano? 200, good. So, what about kay Cloud? So, kay Cloud, guys, okay, so, medyo flat pa rin, ano? Pero, still okay pa rin siya kasi, kung papansinin natin, si price action is nasa taas pa rin ng Cloud. So, still, ano pa rin yan? Bullish pa rin. Ayan. Hanggat siya ay nasa taas ng Cloud, guys, no? So, dito naman sa mga indicators natin, possible mag-retest din tayo kay PHA. Sa ating trend line na sinasabi, matagal na, no? So, ito po yun. Right here since 2019 pa po ito. So, possible na possible, guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang dami niyan. 7, 8, 9, and possible dito, guys. Possible na possible po, ano? Based po dito sa ating RSI. So, ito po kasi yung kanyang trend talaga, no? So, tingnan natin kung mag-hold doon sa may trend line bukas. Just in case na siya ay totally bubuhusan, no? Pero hindi po natin sinasabi na talagang bubuhusan yan. More likely, guys, no? So, dito naman kay MACD. So, wala rin. Ayan. Si MACD line and si signal line is nagda-diverge. And as well, sa ating histogram, guys, is siya po ay nag-print out ng lower lows. So, bearish po pagka ganyan, ano? So, what about naman sa ating volume? So, dito sa volume natin, pinch off pa rin to. Ayan. So, hindi po siya makapanik dito, guys. Still, got rejected right here, no? Series of lower highs since February 2021. So, we have high right here, lower high, guys. Ayan. So, possible nga, no? Si PHA is magse-sell off. Not exactly, pero more likely. Okay? Ayan. So, save natin. So, be prepared, guys, no? Okay. Ayan. So, next natin is ito si APL. So, for APL naman, check natin to, guys. APL. So, dito po kay APL. Okay. So, siya po ay almost doji candlestick right now. Ayan, pero siya po ay nag-hold pa rin dito sa may trend line natin. Right here. Okay. Since
December ano to, no? 2020. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, titignan natin yung last candlestick, guys. So, para tong ano, no? Doji candlestick. Kaya pagka doji candlestick, guys. So, the market is neutral. Okay? So, walang nakakalamang dyan pagka ganyan. So, tignan natin kung saan magbe-breakout. Ayan. So, dito kay APL, yung ating first support. Siyempre, eto yun, guys. Right here. Sa may 0.25. Ayan. So, malapit po dito sa ating trend line. Right here. Tapos, yung ating first resistance is here. 0.26, guys. Ayan. So, this is very crucial. So, let's see kung saan siya magbe-breakout or magbe-breakdown. Okay? So, 50-50 pag gaganyan eh. Doji candlestick kasi, no? Ayan. So, let's see. Tapos, sa moving average, so, si 20 is medyo malalim. Okay? Tapos, 50. Okay. 50, 100. Tapos, 200, guys. So, okay pa naman, ano? Dito po sa ating mga moving average. What about sa ating cloud? So, kay cloud, guys. Oh. Ayan, so, medyo nahirapan siya rito kasi this is a strong resistance, no? And tapos may confluence pa tayo sa ating cloud. So this is a very long flat line sa ating cloud. Oh, ayan. So let's see. Pagka kasi ganyan is ano, neutral, no? So dito kay RSI, so medyo flat. Ayan, kama. So mahirap kasi pagka flat, guys, no? So, pagka ganyan, neutral. Oh. So, dito naman kay MACD. So, this is a bearish crossover. So, tignan natin, ano? Let's see kung paano ito mag magre-react. Ayan. Lower high pa rin dito eh. Sa ating histogram eh. So, tingnan natin kung masusustain or siya ay babaluktot na papataas, no? Ayan. So, since yung ating candlestick right now or kanina is doji, ayun, neutral, no? So, hindi natin alam, 50-50, guys, right here kay APL. So, dito naman din kay, ano, kay volume. So, this is a support. Right here. So, support yan. Series of touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. No? Ayan. So, tignan natin. Wala pa naman eh. Tapos, doji candlestick. Ayan, sa may price action. Ayan. So, trend line yan ah. Pagka nalaglag yan sa baba, delikado. Ayan. So, let's wait natin na mag-save. Save ka na. So, ilang minutes na tayo, guys? Ayan. So, 19 minutes pa lang, no? So, let's move on. So, next po natin, ito. Si LODE. Okay. So, i-search natin LODE. Rukawa. Joke lang. LOVE pala yun. Ayan. Ito naman, Lode. Lode. Okay, Bisaya. Bisaya po ng Lodi, Lode. Ayan. So, dito po tayo kay Lode. So, dito guys. Okay. So, i-check natin sa weekly.
or monthly. Much better siguro kung sa monthly tayo. Ayan. So, dito po guys is nag-retest sa may previous high niya. Not exactly, ano? Pero, malapit. Ayan. So, dito po yun kay around 1.9. So, mag-drawing tayo ng ray right here. Okay. So, bali, support natin. Siyempre, guys, is dito. Support. Ayan, no? Sa 1.6. Ayan. Tapos, so, siyempre, in between, meron pa po tayo ditong possible na gawing support, which is around here, guys. Malapit po sa 1.76. Ayan. So, let's go back sa daily chart. Okay, sa daily chart kasi medyo... Okay. So, medyo choppy eh. No? Ayan. So, kanina nag-retest right here. Ayan, sa may resistance niya. So, sabi natin, ano? Pero, medyo na-reject, guys. So, this is spinning top. Spinning top pattern. Ayan, ano? So, medyo siya po ay na-reject, guys. And, sa part na to, right here. So, tingnan natin kung meron tayong makikitang ano dito, trend line. Just to be sure, no? Na meron nga. And kung wala naman, edi okay lang din. Ayan. So, possible po, ito yung kanyang trend line. Ayan. So, just in case na si LODE is bubuhusan, so, possible po, dito siya mag-hold, guys. Which is around sa may second support natin, 1.6 pesos. Okay? So, doon yan, ano? So, we have here, 1, tapos 2. So, dito sa part na to, ano to eh? Shake out, guys, no? So, yung mga weak hands is nagsibintahan na rito. Pero, tinulak ng mga, ng mga buhaya. Okay? So, 1, 2, tapos 3, and 4. Ayan. So, what about naman sa ating taas? Meron ba? Meron? Meron, wala. So, base po dito, meron, guys. Ayan. So, possible, ito yung ating trend line sa taas, no? 1, 2, 3, and 4. Ayan, ano? So, possible, ito po yung ating trend line sa taas, guys. Ayan, no? So, tignan natin. Pero still, we need a confirmation dito na siya ay magre-reverse, guys. Papunta sa baba. Ayan. Kaya possible pa rin na siya ay itulak hanggang dito. Okay, sa part na to. Which is around sa 2.05 or 2 pesos. Okay, sabihin na natin 2 pesos, guys. Ayan, ano? So, what about sa ating 20-day moving average? Okay, so meron tayo ditong confluence sa ating 20. Ayan, sa ating trend line, guys. Ayan. So, possible nga, ito yung pinaka significant support niya, no? Ni LODE. Tapos, 50. Ayan, 50. 100. Tapos, 200, guys. Okay. So, dito naman sa ating cloud. So, okay pa din naman kasi yung ating price action is still over, no? Over sa ating cloud. Ayan. So, what about naman sa ating mga indicators? So, dito guys, kung titignan natin. Okay. So, check muna natin, ano? Check.
Okay, so trend line to guys. Pababa. So ito naman pataas. Oh, ayan. So let's see kasi wala pa namang breakout dito eh. Oh, diba? So this is a downtrend line. Yan, kung titignan natin ano. Ayan, so wala pang breakout dito guys. Still sideways and siya po ay nagka-contract. And here kay MACD. Okay, so nag-overlap yung ating MACD line and signal line. Okay. So whipsaw. Medyo hindi po siya maganda pag ganyan, ano. Ayan. So dito naman kay volume. Ayan, so sana ma-sustain, ano. Ayan, kasi nag-print out naman right now si LOD ng higher high. So siya po ay nakapanik dito. Pero not exactly na siya ay breakout. Ayan, kasi possible pa rin na siya ay fake out. Okay? So kung fake out yan, supposed to be dapat babalik ulit sa baba. Ayan. So tignan natin ano. Ayan, kasi nag-print out naman siya rito ng higher high. So ang tanong is masusustain ba? Kasi based po sa ating price action sa taas. Spinning top eh. Ah, diba? So medyo contradicting sila, no? Ayan. So save natin pala. Save muna natin. Save. Okay. So yung next is LODE, ano? Tapos eto na yung last. PHES. Ayan. PHES, guys. Ayan. So okay na. Okay. PHES. So sabi natin nung I think Friday 'yon kung di ako nagkakamali ano. So sabi natin hindi pa po tapos yung hype kay PHES kasi so first day pa lang noon eh. 'Di ba? Kaya supposed to be merong ano 'yan, merong follow through or follow up na hype. So 'yun nga po 'yung nangyari guys, no? So after this long wick candlestick, okay, or long body din, no? Candlestick. So nahit po yung ating resistance which is around here 0.57, tapos boom, breakout rally. Pero kung papansinin natin, this is bad guys. Oh, ayan, no? Super haba guys ng ating wick. Okay? So meaning po niyan pagka mahaba yung wick sa candlestick. So yung selling pressure po is malakas compare sa buying pressure. So mas malakas po dito sa area na to or sa price na to yung mga sellers. Ayan. So that's why napilitang magbentahan, ano? Ah, diba? So from here sa closing price niya noong 26. So ilang ano 'yan? So ilang percent ang tinaas, guys? So from here tapos sa pinakataas right here. So almost 35% guys, no? Dito kay PHES. Ayan. So dito guys, since siya po ay bumalik dito sa ating support. Ayan, kasi ano na to eh. Support and resistance flip, ano? So, yung dating resistance is mag-a-act na ngayon as support. So, for now, siya po ay nasa significant support. So, bakit po natin sinabing significant support siya? So, syempre, kung babalik tayo dito, ayan, sa monthly chart, para mas kita guys. So this is
Now, ayan ano. Significant support. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, guys. And syempre, since siya ay pinitik kanina papataas, tapos binuhusan din, hindi na sustain, ano? Pagka po guys, hindi nag-hold dito sa may significant support natin, which is the first significant support. So, bali, kung titignan natin guys, ano? Ang susunod na po na support natin dito is possible 0.53 na. Or kung malas-malas pa nga is, pwede tayong bumalik dito guys. 0.49. Okay? So, tignan natin. Let's go back sa daily chart. Ayan, ano? So, dito sa daily chart, so, let's add first yung mga support natin na possible na ma-hit. So, just in case na magkakaroon ng sell-off bukas. Ayan. So, be prepared, guys. So, bali yung ano natin dito. Next support is here. Right here, guys, ano? 0.51. Okay. Second support dyan for PHES. Tapos yung third support is possible po dito na. Right here. Dyan, ano? 0.45. Oh, ayan. So, tignan natin. And kasi sa part na to, no? Kung nakita natin to, so this is head and shoulder pattern, ano? Inverse head and shoulder pattern. Ayan. So, nag-breakout na kasi. Ayan, ano? Tapos, so, sa moving average, so, 20, okay, 50, o ayan, kung papansinin natin, so, si 20 at 50 is nagda-diverge. So, this is a good sign. Pero, not exactly a good sign kasi, ayan, no? So, malakas nga yung selling pressure, eh. Diba? Ayan. Tapos, 100. 100, tapos, 200. So, okay pa naman to guys, no? Ayan. How about kay Cloud? So, kay Cloud, guys. So, okay pa rin, pataas, oh. Yung kanyang trajectory, ano? Ayan, pataas. Good. So, what about naman sa ating mga indicators? Ayan, kasi resistance na to, sabi natin, ano? Ayan, sa may last video. Right here. So, kung siya ay magre-retest pa, edi possible, eto na po yung next natin, ano? Which is around saan? Sa 81 or 82. Ayan na. So, since then, wala pa po siyang pullback dito, guys. So, this is a straight line po. Straight line nyo, no? So, wala pa siyang pullback. Tapos, kay MACD. So, eto rin, guys. Super stretch. Okay, papataas. And sa ating histogram, higher high, no? Right here. Ayan. So, okay pa naman. Base po kay MACD. So, what about kay volume? So, dito kay volume, still okay, pataas pa rin. At sa part po na to is hindi gaano ramdam, ano? Yung price action kasi papataas pa rin siya. Ayan. So, tignan natin bukas, ano? Super haba niya, no? Oh. Diba? So, para siyang shooting star, guys. Candlestick. So, check nga natin yung shooting star. Baka mali ako na sinasabi. Ako pa, sisihin nyo. Ayan.
shooting star candlestick. Ayan, so ito siya, 'di ba? So pag sinabing shooting star candlestick, mahaba yung wick sa taas. Tapos halos walang wick sa may baba, or meron man konti lang. Ayan na. O, diba? So, ito siya, guys. O, ayan. So, I think tapos na po tayo for this video. So, salamat po sa panonood. Don't forget to like yung videos natin and mag-comment ka na rin po. So, salamat po sa support. See you po sa next video. Bye-bye!